Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito, mga bossing ko, ang kauna-unahang Martes ng buwan ng Disyembre, mga bossing. Kayo po ba isa sa mga nag-iisip o nagpaplano na gumawa ng pampaswerte ngayon? Ako po ay may tuturo sa inyo na may kaugnayan para tayo ay masimot lahat ang mga kamalasan natin, may kaugnayan sa darating na 2022. Para sa 2022, kayo po mga bossing ko ay hindi ba makaranas ng sobrang mga paghihirap na pinagdaanan nyo ngayon 2021? Or kaya kung hindi man kayo naghihirap ngayon, sa 2022 ay mas grabe ang darating sa inyong swerte. Ito po isa sa mga very powerful mga bossing. Ituturo ko po sa inyo lahat-lahat ang pwede nyo siyang gawin para tuloy-tuloy ang pasok po ng swerte sa darating na 2022. Simulan po natin ngayong kauna-unahan mga bossing ko ng Martes sa buwan po ng Disyembre. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. At itong akishare sa inyo ay isa sa mga very powerful na napakaswerte. Basta't may lubos ka lamang paniniwala mga bossing, walang imposible mga bossing. Ito pong akishare sa inyo ay mainam na gamitan natin ng citrus, ang ating pong sarili o ang ating tahanan upang sa ganon malinis lahat ang mga negatibo ay mawala na po yan. At upang sa ganon, maging sa inyong sarili, ma-wash out na po yan mga bossing at maka-attract tayo ng swerte. Ano po ba itong aking binabanggit? Ang pinaka-powerful sa lahat ng mga citrus, ano-ano po ba yung mga citrus natin? Meron tayong kalamansi, meron tayong oranges, meron tayong kiat-kiat, meron tayong dalanghita, meron tayong ano pa ba? Meron tayong dayap, meron tayong suha, tapos at syempre ang pinaka-the best mga bossing ko ay ang lemon. Ang lemon ay isa sa mga pinaka-powerful na sa mga citrus mga bossing na pang-cleansing. Pero kung wala kang lemon at meron kang kalamansi, dahil yun naman ang madalas na meron din po tayo or may tanim kang kalamansi, okay po yan mga bossing. Basta sa gilid ng inyong tahanan at sa likod ng inyong tahanan, okay po yan. Kumuha po kayo mga bossing ko ng 5 kalamansi or 3 kalamansi. Kung wala kayong lemon. Pero kung may lemon kayo, lemon ay the best mga bossing sa lahat ng citrus. Ngayon po mga bossing, unahin po muna natin ngayong umaga. Mag-wish ka ng TMT mga bossing. Islice nyo po ito. Hatiin nyo siya sa 4 or kaya sa 3 mga bossing. Hatiin siya sa 3. Yung kalahate mga bossing, ilagay nyo sa isang timbang tubig. Pigain nyo magaling. Isama nyo na rin pati yung balat mga bossing. Kaya hugasan nyo muna ang isang lemon lamang. Magkano lang po isang lemon? 25 pesos mga bossing. Ngayon po mga bossing, pigain nyo siyang mabuti. Lagyan ng konting asin. Diyan po sa pampaligo natin para ma-wash out lahat ang mga kamalasan. Tapos yung kalahate mga bossing, ilagay nyo po ito sa may bintana. Lagyan nyo ng platito mga bossing. Pwede rin lagyan nyo ng asin, pero pwede rin naman ang wala. Ngayon po mga bossing, ilagay nyo sa platito. Yan, i-arrange nyo na mga bossing sa may silangan. Tapos yung isang timbang tubig mga bossing, pigain nyo rin po dyan. Yan naman ang ipanlilinis natin ng ating sahig, ng ating pong main door, ng ating pong back-to-back mga bossing ha, yung harapan ng main door at sa likod po ng inyo pong main door. Ganon din ang bintana ninyo, nakatabi ng main door. Matik po yan kapag may main door, may katabi na bintana. Lahat po yan mga bossing, linis nyo po, general cleaning na natin. Para mawala na lahat ang mga kamalasan mga bossing, maraming benepisyo po ang ating pong lemon. Tapos mga bossing, ang ganito muna, maligo kaya muna kayo. Or kaya, depende sa gusto po ninyo kung anong gusto nyo unahin. Kasi meron akong kakilala, gusto niya, linis muna. Pagtapos saka siya maliligo. Kaya lang naman po, ang sa akin naman, mapapagod ka, baka kayo mapasma, maligo ka muna mga bossing. Depende sa nais po ninyo. Alin man po doon ang mauna, ay okay lang naman po. Depende sa paniniwala po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka, diba, na hati nyo na sa 3. Sabihin nyo sa may silangan sa pamamagitan nito, lahat ang mga kamalasan nyo pinagdadaanan ay mawawala na at kung ano man ang mga pagsubok nyo pinagdadaanan sa ngayon, huling pagsubok na ito nitong 2021, tinutuldukan nyo na at kailanman na hindi nyo na dadanasin pa, siksikliglig at umaapaw at napakaraming biyaya ang dadaloy sa inyo sa 2022. Basta positive ka lang mga bossing. Lagi nyo po tatandaan mga bossing, kapag may pumasok sa isipan natin na negatibo, kayo po ba'y nakakaranas na ganun? Minsan nananahimik ka,
biglang may pumasok sa isipan mo negatibo, ang daming katanungan, natakot ka tuloy, huwag pong ganun mga bossing, kukontrahin nyo. Sabihin nyo, naku, hindi uubra sa akin yan, napakarami kong mga pampaswerte at may gabay ako ng mahal na Panginoon. Masipag akong tao, imposible na mangyari yan. Yung mga biglang pumapasok sa isipan, or kung ano man ang mga dumarating sa inyong mga pagsubok, ipagdadasal nyo sa mahal na Panginoon, i-release nyo, dyan yung laging sasabihin. Diyan yung ibubuka yung inyong bibig sa panalangin sa mahal na Panginoon. Pero pagtapos ka na manalangin, tama na ang pagbuka ng mga negatibo. Panay, positibo po tayo. Sabihin natin, magtatagumpay ako sa aking buhay, lahat ng mga pangarap ko ay matutupad, lahat ng mga problema ang darating, kayang-kaya ko malampasan o hindi na ako magkakaroon ng problema. Pero malaking imposible po yan. Lahat ng mga taong pinanganak dito sa ating mundo, may kaakibat na talagang pagsubok. At nasa atin po yan, paano natin susolusyonan ang mga pagsubok na yan, mga bossing. At ito po, bukod sa panalangin sa mahal na Panginoon, at kung problema po ninyo ay pera, bukod sa sipag at tiyaga, sabayan nyo po ng mga ganito mga pampaswerte para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Lalo-lalo na ngayong araw nito, unang araw ng Martes ng buwan ng Disyembre, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo po'y naniniwala, bukod sa sipag at tiyaga at mananalig sa mahal na Panginoon, sabayan nyo po ng ganito mga pamamaraan at ayuda ng salitain lagi ay mga magaganda. Think positive, be positive, mga bossing. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.